Alam nyo, ang ganda ng kanyang pangalan, ilaw. Pagdating niya, nagliliwanag lahat. Pagkatapos, Cruz, kapilido ko pala siya sa nanay ko. Ako rin po ay Teodoro Cruz Bacani. Ngayon, dalawang uri ang Cruz. Merong pasang Cruz. Alam niyo, pasang Cruz nagpapabigat. Pero meron naman nagpapaangat na Cruz. Yung sabi ng ating Panginoon, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all things to myself." Yan, iniaangat ng nakapako sa Cruz na niluwalhati ng Diyos, inaangat niya sa Kanya ang lahat ng bagay. Tayo ngayon, tumayo muna at awitin ng Come Holy Spirit para patnubayan tayo ng Espiritu Santo sa ating pagtitipon. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special. Our Lady, Mother of the Church, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga muli sa inyo lahat. Ako'y natutuwa na magsasalita na naman po ako sa inyo. Catholic Defenders of the Faith. Alam nyo, napakahalaga ng ginagampanan ninyong trabaho sapagkat alam naman ninyo, marami ngayon sa ating mga kapatid ang nawawala sa ating piling sapagkat naaakit sila ng ibang grupo. Kaya napakahalaga na sila ay matulungan natin. Ang ginagawa ninyong pagtatanggol sa katuruan ng ating pananampalataya ay napakahalaga. Kaya kailangan maliwanagan ng mga tao, si Kristo ang pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao sa ating piling. Ngunit siya din naman na nagsabing, ako ang katotohanan. Kaya ang gagamitin natin ay ang katotohanan. Ngunit maganda'y sinabi kanina ni Father Ed Corosa bago mag-ending, yun din yata sinabi niya sa homily, sa anumang pagsasabi natin ng katotohanan, gawin natin sinasabi ni San Pablo, speaking the truth in love. Ulitin nga nyo, speaking the truth in love. Naalaala ko, yung isa sa pinakamagaling na apologist nung una, iwan ko kung natatandaan ninyong pangalan, ni kapatid na Juan Medrano. Si Medrano, nakipagdebate sa Iglesia ni Cristo. At nung magsalita yung Iglesia, alam niyo naman kung paano magsalita ang Iglesia, no? Ha?
pa talagang palaban at di lang palaban, may pa batikos na hindi maganda. Pagkatapos niyang magsalita ng kalahating oras, tumayo si Brother Juan Medrano. Sabi niya, kapatid, sabi mo, ikaw ay iglesia ni Kristo. Sabi niya, pero si Kristo, ang sabi niya, ang utos ko sa inyo ito, magmahalan kayo sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kalahati ka ng oras na nagsasalita dyan, niwala akong narinig na salita mo tungkol sa pagmamahal. Ayun. Ganun lang napatahimik niya iglesia. Ha? Talagang ganun naman eh. Kinakailangan, dahil nga ang ating Diyos ay God is love, tayo na kanyang mga alagad, tayo na kanyang mga anak, dapat loving din tayo. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, I love you. Yeah. Let us love one another. Ayan. At ganyan din, pagka kinakausap ninyo ang tinatawag nating kalaban, tandaan nyo sabi natin, Panginoon, love your enemies. Kahit nakalaban nyo na, mahalin nyo pa rin. At gawin ninyo ang ating argument sa pamamaraan na hindi sila natin gustong saktan, kundi gusto natin silang liwanagan. Lagi tayong maging ilaw na katulad ng nakapako sa krus. Amen? Ayan. Ngayon, hiningin ninyo sa akin na magsalita ako tungkol sa priest as shepherd. Bibigyan ko kayo ng malawak na katuruan tungkol dito na napakaganda. Nung aking pinag-aralan ito, natuwa ako sa aking natuklasan at nalalo pa nagpapatibay sa aking sariling pagkapare. Sinabi ng ating Panginoon, natatandaan nyo, sa 10th kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, I am the good shepherd. Diba? Sinabi niya yon. Ngayon, may mahabang istorya yon. At para sa inyo, na mga apologists, defenders ng Catholic faith, pagka pinaliliwanag ninyo na si Kristo ay tunay na Diyos, ito ang isang pinakamagandang pamamaraan para maipakita na siya nga ay tunay na Diyos, katulad ng kanyang Ama. Bakit? Sapagkat yung salitang shepherd, pastol, sabihin nga natin sa English, shepherd. Sa Tagalog, pastol. Yan. Yan eh, iniukol ng Diyos sa kanyang sarili. Mababasa natin, halimbawa, sa Salmo 23. Yung Salmo na napakaganda at marami tayong matututuan tungkol sa Diyos at sa kanyang pagmamahal sa atin. Sabi ng salmong yon, the Lord is my shepherd. Ah? Di ba? Tapos, He brings me to green pastures. He prepares a banquet for me. Sabi niya, though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Yan ang Diyos, shepherd. Ha? Pagdating naman sa aklat ng propetang si Ezekiel, bibigyan ko kayo ng assignment. Basahin ninyo ang chapter 34 ng book of the prophet Ezekiel. Nagagalit ang Diyos doon sa mga pastol ng kanyang sambayan ng Israel. Sino ba itong mga pastol na ito? Yun ang mga leaders. Hindi lamang yung mga pare, kundi pati na yung mga national leaders nila. Yung mga local leaders nila. Kumbaga sa ngayon eh, yung mga pangulo, senador, marahil mga justices, representatives, mga mayors, barangay chairman, no? Kung iambing nyo sa panahon ngayon,
Yun ang mga shepherds nagpapastol sa kanyang bayan. E galit na galit ang Panginoon sa kanila. At sa kanyang pagkagalit, sabi niya, kayo, binubusog ninyo ang inyong sarili, hindi ang mga tupa. Nagpapakabusog kayo, ngunit hindi ninyo sila tinutulungan, hindi ninyo sila pinakakain, hindi ninyo sila pinalalakas, hindi ninyo sila pinagtatanggol. Tapos sabi ng Diyos, I myself will shepherd my sheep. Ako mismo. Sabi niya, I will be the shepherd of my people. Kanya nakikita ninyo, sino ang shepherd? Sabi ng ating ng Biblia, ang Panginoon Diyos ang shepherd. Ngayon, pagdating sa chapter 10 ng Gospel according to John, sabi ng ating Panginoon, I am the good shepherd. Aba, ano yun? Ginagamit niya ang pangalang bigay ng Diyos sa kanyang sarili. Sabi ng Diyos, I will be the shepherd of my people. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Huh? Sabi ng Diyos, pakakainin ko ang aking mga tupa, bubuhayin ko sila. Sabi ng ating Panginoon, I have come that they may have life and have it in abundance. Ha? Huh? Okay? Tapos, sasabihin ng Panginoon, sabi niya kay Peter, feed my sheep. Gusto niya yung mga kanyang mga tupa ay pakakainin. Ha? Gusto niya na sila ay manginaing mabuti. Manginain mabuti. At sabi ng Panginoon, okay, ha? Yung shepherd na tunay, ha? Pagka dumarating ang mga asong gubat, hindi tumatakbo. Pinagtatanggol sila. Ha? Sabi rin ng Panginoon, I will defend my sheep. Ha? Kung ano sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili, yun din naman ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Kanya nga, masasabi niya, the Father and I are one. Kanya niya masasabi yun, sapagkat sila ng kanyang ama na siyang shepherd ay iisa lamang. Ang kanyang ama ay Diyos, shepherd. Ang anak din ay shepherd. Nakikita ninyo? Kaya napakaganda, sa lumang tipan pa lang, pinakikita na ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa niya yun? Mababasa naman nyo sa Salmo 100. Sabi doon sa Salmo 100, we are His people, the sheep of His flock. Sa madaling salita, tayo yun. Ang bayang Israel yun, at ngayon naman, tayo na, sapagkat tayo, wika nga ni San Pablo, the Israel of God. Tayo ang Israel ng Diyos. Kanya, ang ating Panginoon, na Diyos na totoo, gagawin niya sa atin ang sinabi ng Diyos na gagawin niya para sa kanyang mga tupa doon pa lang sa lumang tipan. Okay? So, ang si San Pablo, kung babasahin ninyo yung Acts chapter 20, sabi niya sa kanyang, doon sa mga presbyters, sabi niya, take care of the flock of God which He has redeemed by His blood. No? So, si Kristo
tinuturing din na tagapagligtas ng kanyang tupa. Yung sinabi ng ating Panginoon, I lay down my life for my sheep, ay tinutuon niya. Siya na anak ng Diyos, tunay na Diyos, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kanya, Old Testament, sinong shepherd? Ang Diyos. New Testament, sino ang shepherd? Si Kristo. Ha? Katuwa, no? Ang ating Panginoon, ang kanya naman talagang trabaho sa buhay ito, sa totoo lang, ay karpintero. Ha? Pero sabi niya, hindi niya sinabi, I am the great carpenter. Hindi niya sinabi. Sabi niya, I am the good shepherd. Ah, at ipinakita niya na siya'y tunay na Diyos. E deto, sabi niya, I have power to lay down my life and power to take it up again. Bah, sino ang makagagawa na ialay ang kanyang buhay at buhayin ang kanyang sarili? Sino? Subukan natin. Kung hindi ka Diyos, subukan natin gawin yun sa iyo. Tao ka lang. Oh, sabihin mo, ialay ko ng aking buhay para sa iglesia ni Kristo. At ako'y bubuhayin ko ng aking sarili. Tingnan natin. Oh, sige, tumalong ka na. Pagtalon niya, patay. Hintay nating mabuhay. 10 taon na, hindi na mabubuhay yan. Kalansay na lang yan. Hindi ba? Pero si Kristo siguradong sigurado. Bago pa siya mamatay, bago mag-alay ng kanyang buhay, sabi niya, kaya ko! Sino makapagsasabi nun? Sinong tao makapagsasabi nun? Kaya kong buhayin ang aking sarili. Subukan natin kung sino. At may kapampangan dito, hindi ba? Maraming kapampangan dito. Sabi ng kapampangan, subukan pa mo bang abalo? Sabi ng kapampangan eh. Hindi ba? Eh, subukan natin para malaman kung talagang ang tao kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Ngunit si Jesus, sabi niya, I have power to lay down my life and the power to take it up again. Yan. Yan ang kalooban ng kanyang ama para sa kanya. Good shepherd. Ngayon, ang ating Panginoon na good shepherd, umakyat sa langit. Kaya hindi na natin siya nakikita, hindi ba? Ngayon, good shepherd siya noon. Bah, hindi na ba si good shepherd ngayon? Hindi ba sabi ng letter to the Hebrews, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Amen? Aba, kung pastol siya noon, nagpapastol pa ba siya ngayon? At ang sagot ay, oo. Ngunit ngayon, siya na hari natin, Panginoon natin, nasa langit, pinapastulan tayo sa pamamagitan ng mga pastol na nakikita natin dito sa lupa. Humirang siya ng mga pastol. Ang pinakamalinaw na paghirang niya sa pastol ay kay Saint Peter. Natatandaan ninyo, nung mabuhay na muli ang ating Panginoon, no? E di, natatandaan ba ninyo si St. Peter? May kayabangan si St. Peter eh. Hindi naman itinatago ng Biblia yan. Nung sabi ng Panginoon, magkakawatak-watak kayo ngayong gabi. Sabi niya, sapagkat nasusulat, bibirahan ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Huh? Sabi ng mga alagad, Lord, kahit anong mangyari, di ka namin iiwan. No? Si Peter ang pinakamayabang. Sabi niya, Lord, iwan ka man ng lahat. Ako, hindi kita iiwan.
Ibahin mo ako, Panginoon. Ibahin mo ako. Abay, iba nga naman siya. Sapagkat, nung nililitis ang Panginoon eh, sumunod pa rin naman siya. Titingin-tingin sa malayo. Tapos nilapitan siya. Sabi na isa sa kanya, ay, kasama ka niya, no? Naku, sabi ni St. Peter, abababaw, nagkakamali ko. Tapos, lumapit naman isang babae sa kanya, na, ikaw nga, kasama ka niya. Meron ka pang punto eh. Yung mga kapampangan, alam nila yung punto ng mga taga-Saswan. Yung mga taga-Saswan, wapo! Yun naman mga Batanggenyo, ala eh. Kanya si St. Peter sumagot, ala eh, hindi ko naman kilala yan. Eh. Anak, huling-huli! At tapos lumapit din naman isa, sabi, talagang kilala kita. Ah, eto. Sabi ng Biblia, he started to curse and to swear. Eto, ala Duterte, putangin naman, sumpaman, hindi ko kilala yan. Kanya, hindi ko nawawala ng pag-asa kay Duterte, baka naman magbago. Anong bago? Eh, si St. Peter, nagmura din at sumumpa eh. Ha? Sabi pa niya, hindi niya kilala. Si Kristo. Ay, di, talagang iba nga naman siya. Iba nga naman. Eh, kanya lang, tinignan siya ng Panginoon at nakita siya ng Panginoon. Ay, nako. Gumuho ang kanyang puso at umagos ang kanyang luha. At nung magkita silang muli ng Panginoon, nung mabuhay na muli ang Panginoon, sabi ng Panginoon, binigyan siya ng pagkakataon para bawiin ang kanyang pagkakamali. Tatlong beses niyang itinatwa ang Panginoon. Ngayon, tanong ng Panginoon. Ito ang tanong, may patama eh, ang tanong. Simon, son of John, do you love me more than these others do? Sabi, mas mahal mo ba ako kaysa pagmamahal nila sa akin? Yun ang sinabi niya nun eh. Di ba? Sabi niya nun, iwan ka man na lahat. Ako! Hindi kita iiwan. Abba, Lord! Numero uno ako. Ha? Kanya sabi naman niya, mas mahal mo ba ako kaysa pagmamahal nila sa akin? Ah, ngayon, mababalob na siya. Hindi na niya sinabi, of course, Lord. Ha? Mahal kita ng higit sa kanila. Hindi. Sabi niya, Lord, you know that I love you. Yun na lang. Simple na lang. Wala nang yabang. Mabuti yung nadadapa eh. Pag nadapa ako minsan, nawawala ng yabang. Ha? Pag hindi pa nadadapa ako minsan, ang yabang-yabang. Ha? Ang Espiritu Santo hindi pumapasok sa puso, pumapasok sa ulo, lumalaki ang ulo. Kapag kakuan, eh pagka nadapa, nauuntog. Pag nauntog, nabubutas. Ayun, kanya si Peter ngayon, mabait na siya, hindi na siya mayabang. Kalawang tanong ng sabi ng Panginoon, feed my lambs. Ayun. Ginagawa siyang shepherd ni Kristo. Kalawa, sabi ng Panginoon, Simon, son of John, do you love me? Lord, you know that I love you. Wah, feed my sheep, sabi naman. Katlo, boy, katlo. Huh? Simon, son of John, do you love me? Sabi ni Peter, ngayon, ha? Alam niya kasi, pumalpak na siya nung una eh. Pumalpak na. Baka naisip niya, baka may nakikita naman ng Panginoon sa akin ngayon. Kanya sabi na lang niya, Lord, you know all things. You know that I love you. Ayan. Sabi ni Lord, feed my sheep. Tandaan niyo yun. Sinong shepherd? Si Lord. Sabi niya, feed my sheep. Hindi niya sinasabi kay Peter, feed your sheep. No. Hindi niya sheep ito. Ang may sheep, si Lord.
sa makatawid siyang tunay na shepherd. Kanya lang, kinatawan siya ni Lord. Yan. Ha? At alam niyo, no, sumulat naman si Peter. Pagkatapos, basahin ninyo ang unang sulat ni St. Peter. Sa mga pare, etong sabi niya sa kanila. Ito. So, I exhort the presbyters. Yun ang mga nakatatanda. Yun kami. Yun kami. Kayong nakababata. Okay? Kami nakatatanda. So, sabi niya, I exhort the presbyters among you as a fellow presbyter and witness to the sufferings of Christ and one who has a share in the glory to be revealed. Shepherd the flock of God in your midst, overseeing not by constraint but willingly, as God would have it, not for shameful profit but eagerly. Do not lord it over those assigned to you, but be examples of the flock. And when the chief shepherd is revealed, you will receive the unfading crown of glory. Shepherd din kayo. Pero ang chief shepherd, sino? Si Christ. Siya ang tunay na shepherd. Kung kayo ay shepherd, kayo ay ginagawang shepherd bilang kinatawan ni Kristo. Ayan po. Ang mga pare. At alam nyo, pag si Kristo ang namili, napaka galing ng ibinibigay niyang kapangyarihan. Magugulat kayo. Kasi sabi ni Christ, I am the good shepherd, I lay down my life for my sheep. At hindi lang yun. The good shepherd brings the sheep to green pastures. Pakakainin ng masagana. You have prepared the banquet for me. Anong ginawa ni Kristong good shepherd? He prepared a banquet. Ano yung banquet? Ang pinakakain sa banquet, hindi naman yung St. Peter's fish. Alam nyo St. Peter's fish? Yung tilapia. Hindi na St. Peter's. Hindi na yung kordero. Sino ngayon ang kinakain doon sa banquet? Take and eat, this is my body. Take and drink, this is the cup of my blood. The body and blood of Christ. At yan, wika niya, ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. He who eats my body and drinks my blood has everlasting life and I will raise him up on the last day. Alam nyo, natutuwa ako sa sabi ni Brother Noe sa akin. Tutuwa ako. Sabi ng iba, hindi naman tunay na katawan ni Kristo yan. Hindi naman tunay na dugo ni Kristo yan. Kundi sagisag lamang. Representation lamang ng katawan na dugo ni Kristo. Subukan mo. Yung isang taong nagugutom, bigyan mo na litrato ng pandesal. Taong nauuha, bigyan mo ng litrato ng bottled water. Mawawala bang uhaw? Naku, lalong mauuhaw yun. Kanya, yun ay tunay na katawan na dugo. At eto ngayon, ang ating Panginoon ginawa yun nung huling hapunan. At sabi niya sa mga unang pari, sa mga apostol, na ginawa niyang pari, nung oras niya, sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Aba, sila rin pala magagawang katawan at dugo ni Kristo.
ang tinapay at alak. Grabe. Kung magbigay ng kapangyarihan si Kristo. Kanya kung kami nagmimisa, kung nagmimisa si Padre Ed Corosa, ako, halimbawa, kung ako nagmimisa, sinabi kong, take and eat, this is my body. Ang gusto ko sabihin, this is the body of Teodoro Bacani. Ay, naku, sabihin nyo, iyon na lang yan. Aanin ko yan. Hindi namin sinasabi yun sa aming ngalan. Kaya namin sinasabi yun. Pinahiram lang namin ang aming bibig at kamay kay Kristo. Siya ang nagsasabi sa inyo, take and eat, this is my body. Take and drink, this is the cup of my blood. Kung sinabi ko sa inyong, take and drink, this is the cup of Bacani's blood, ay, pumunta na lang kayong mamili ng dinuguan. Mas mabuti pa. Makikinabang pa kayo. Anong pakinabang nyo sa dugo ko? Dugo ito ng may diabetes. Wala kayong pakinabang dyan. Okay. Nya, pinagkaloob ni Kristo ang kapangyarihan na yan. At alam nyo, nung nabubuhay si Kristo, nagulat ang mga tao. Nung sinabi niya doon sa paralitiko, take courage, son, your sins are forgiven you. Huh? Habi, who can forgive sins but God alone? Habi, yung sabi, ba'y tama naman ang mga Hudyo? Sino naman ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang? Sabi nga sa Salmo numero 51, against you alone have I sinned. Ang pagkakasala talagang laban sa Diyos. E di sinong makapagpapatawad ng kasalanan? Ang Diyos lamang. Eh, hindi naman tinutulan ng Panginoon. Sabi niya, magaling kayo. Okay. Ngayon, alin ang mas madaling sabihin? Your sins are forgiven you? Or to say, arise, take up your bed, and walk? Alin ang mas madaling sabihin? Eh, di yung sabihin, your sins are forgiven you. Di ba? Dali yan. Sabihin ko siya, your sins are forgiven you. Eh, ano ba? Hindi, wala ka naman nakikitang nahuhugasan yun o hindi. Nawawala yun o hindi. Pero pag sinabi mo sa isang paralitiko, arise, take up your bed and walk. At sinabi niya, sa halip na arise, aray! Buko! Mabubuko ka! Pero para na malaman ninyo, sabi niya, nanganak ng tao ako, may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. Sinabi niya, arise, take up your bed and walk. Oh, tumayo yung paralitiko. Ha? At hindi lang siguro nag-walk, tatalon-talon pa. Ha? Ayun, sinong nabuko? Hindi si Kristo, kundi yung mga tumutulig sa kanya. May kapangyarihan siya. At ngayon, sabi ng ating Panginoon, pagkabuhay niya maguli, sabi niya, as the Father has sent me, so I send you. Hindi demonstration ng close-up yun. Sabi niya, hiningaan niya sila. Receive the Holy Spirit, whose sins you shall forgive. They are forgiven them. Aba, paano kami nakapagpapalad ng kasalanan? Hindi sa aming sariling kapangyarihan. Pag nagpunta kayo sa akin, nagkumpisal kayo, at sinabi ko sa inyo, pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ni Teodoro Bacani, ay nako, magkumpisal ka sa ibang pare. Wag sa... Walang mapatatawad sa kasalanan mo si Teodoro Bacani. Kahit si Cardinal Tagle, kahit si Pope Francis sa kanilang ngalan, walang mapapatawad kahit pinakamaliit na kasalanan. Ang Diyos lang makapagpapatawad ng kasalanan. Kanya, sabi ng iba, paano makapagpapatawad ng kasalanan yan eh? Makasalanan din yan. Nagugulat yung mga iba eh. Oo nga, ano? Ba't kayo lalapit? Niloloko kayo ng pare. Tao lang yan eh. Paano mo magpapatawad ng kasalanan? Okay, believe na ako sa inyo, anak ng Diyos, pwede magpatawad ng kasalanan. Pero, tao,
si Father Ed Corosa, si Bishop Bacani, si Cardinal, at tao lang yan. Niloloko lang kayo. Simple lang ang sagot ko doon. Una, sabi na, makasalanan yan eh. Kaya, alam niyo ba, marami mga doktor, isa sa pinakamagaling na doktor sa diabetes ngayon, nagpapayo, ang galing magpayo sa mga may diabetes. Ha? Alam niyo ba, may diabetes din siya. Kuminsan, meron kayo naririnig na, na huwes, humuhusga, na sabihin, guilty, o sabihin, not guilty. Sabihin, pagkatapos pala, siya rin pala nangungurakot. Ay, di makasalanan, may kasalanan din siya, pero nakapaghuhusga, di ba? Ha? Di ba gano'n? Kanya, hindi mo pwede sabihin, makasalanan. Hindi mo makasalanan. Tao lang yan eh. Aba, itong sabi ko. Sino ba sa inyo? Hiram nga ako ng kapirasong papel. Yan. Ano nung pangalan mo, sister? Ha? Mariel. Si Mariel. Halimbawa lang, kunwari lang, ha? Si Mariel, nagalit sa akin at sa laki ng galit niya. Sabi niya, ikaw, Bishop Bacani, hindi lang malakas ang boses mo, malaki pa ang mata mo. At wala kang sinasabi kundi pambobola sa amin. Oh? Tapos, alis siya. Eh, nagsabi, may sumunod sa kanya, ba't mo naman ginanon si Bishop Bacani? Wala naman ginagawa, masama yung tao yun. Humingi lang ng papel sa iyo. Tapos, ginanon mo pa. Tapos, nabagbag ang puso ni Mariel. At sabi niya, pakisabi mo, nahihiya naman ako, umarap sa mga tao. Bulong mo na lang sa kanya, patawarin ako. Ibinulong sa akin. Bishop, patawarin niyo na po ako. Sa akin nagawa. Ngayon, tanong ko sa inyo. Meron akong papel dito. Meron akong ballpen dito. Kaya bang patawarin ng papel at ng ballpen? Si Mariel? Kaya ba? Kaya ba? Hindi. Subukan nga. Tingnan natin. Patawarin mo naman si Mariel. Patawarin mo. Patawarin mo. Wala yan, no? Hindi kaya. Pero, sandali lang. Bago kayo magsalitang hindi kaya. Iabot mo nga ito kay Mariel. Iabot mo, sabihin mo sa kanya, pinatatawad ko na siya. Okay? Iabot mo yan. Mariel, I forgive you. I love you. Bishop Bacani. I love you too. Oh. Natanggap ba niya ang pagpapatawad ko? Yes!
Yes! Pagkatapos noon, sasabihin niya, pinatawad na ako ni Bishop Bacani. Tama ba ako mali? Tama. Oh, ang ballpen at ang paper, mag-isa niya, hindi kaya magpatawad. Pero sa kamay ng isang taong gustong magpatawad, ang ballpen na ito at ang papel, magagamit para magpatawad. Amen? Ayan po. Ha? Gusto kasi ng Panginoon na patuloy siyang maghatid ng kapatawaran. Kanyang kapangyarihan niya bilang Diyos, binigyan niya sa tao, mga taong hinirang, hindi lahat nakapagpapatawad. Di ba? O, subukan niyo magkumpisa sa katabi niyo. Sabihin niyo, ako ay nanood ng porno. Sabi ng katabi niyo, ako rin. Pero sabihin ng katabi ng kasama niyo, ako rin. Pero pinatatawad na kita sa ngalan ni Ambrosio Padilla. Ay, nako. Walang mangyayaring kapatawaran. Bakit? Hindi siya binigyan ng kapangyarihan. Katulad din, hindi kayo nakapagkukonsagra ng tinapay at alak. Sino makapagkukonsagra ng tinapay at alak? Yun lang hinirang, pare. No? Sino makapagpapatawad ng kasalanan? Yun lang hinirang. Yung mga apostol at yung mga binahaginan ng kapangyarihan na ito bilang katuwang ng mga apostol. Ganyan po ang mga pare bilang shepherd. Ah, pero bilang shepherd, dapat ang hangarin ng pare ay ang pakainin ang mga tupa at hindi ang humanap ng pagkain mula sa mga tupa. At lalong-lalo na hindi kainin ang mga tupa. Kaya, meron din naman kaming obligasyon. Sabi ng ating Panginoon, feed my lambs, feed my sheep. Kanya, alam niyo mga apostol, ang hinanap nila, bagamat alam nila, sabi nga ng ating Panginoon, may karapatan ang isang nagtatrabaho sa kanyang kita. Tama naman yun eh. A laborer is worthy of his hire. Kanya, sabi niya, when you go, eat what they set before you. Huh? Kung pakainin ka, kainin mo. Of course. Dapat naman pakanin lang. At sabi ni San Pablo, sabi niya, the ox that treads on the grain should not be muzzled. Huwag mong bubusalan. Ang ano ba yung ox sa Tagalog? Ang baka, ha? Ang baka, sabi niya, huwag mong bubusalan si bakane kapag nangihin. Pakakainin mo rin sapagkat nagtatrabaho naman siya. Okay? May karapatan. Alam ni San Pablo yan. May karapatan. Ngunit hindi yun ang dapat hanapin. Ha? Katulad ni San Pablo. Ha? Ang pagkapari, hindi hanap buhay. Ang pagkapari, pagbibigay buhay. Ha? Ayan. Yan ang dapat talaga. At ang pagkapari ay paglilingkod, hindi paghahari. No? Yan lang, sa totoo lang, sabihin ko ito sa inyo. Kuminsan, ni-spoil ninyo ang pare. Ni-spoil ninyo ang pare. Ha? Alagaan ninyo ang pare, pero huwag ninyong spoil. Ha? Kapampangan na naman ako. Balik ako sa Kapampangan. Ha? Nakatutuwa kami mga Kapampangan. Eh. Ito, nakuha ko ito sa mga estudyante ko sa
tinuturuan ko itong mga estudyante ko nagpapare sa San Fernando. May kasabihan kami mga kapampangan ganito. Pakinggan ninyo. Nung bisa kang kumabsi, tuki kaking pari, magmisa ya sagli, makapanganak ang babi, may kataba ka palabi, at inkapang bakal pa uli. Translation sa Tagalog. If kung gusto mong mabusog, sumama ka sa pare, magmimisa lang sandali, kakain ka na ng baboy, may mantika pang iyong labi, at merong ka pang baon pag uwi. Kaya ako minsan, yung mga pare, naghahanap. Ha? Kanya, ang mga pari din, ay tutulungan natin na mabuting maging pastol. Yung sabi ni San Pablo, ang hinahanap ko ay hindi yung ano mga riya-riya ninyo, kundi kayo. Yan. Ganon. At ang sabi nga ni, ito, uli, babasahin ko sa inyo. Ang ganda na sinabi niya sa mga presbyters. Yung mga unang pari at obispo. Napahaba na ako, pero patawarin nyo na lang ako. Pinatatawad ko naman kayo kung kumpisalin. Ganti-ganti lang yan. Sabi ni San Pablo sa kanila, and now I command you as God, I commend you to God, and so and to that gracious word of His that can build you up and give you the inheritance among all who are consecrated. I have never wanted anyone's silver or gold or clothing. You know well that these very hands have served my needs and my companions. Huh? Yan. Nakita nyo naman, naghanap buhay ako. Okay? Hindi ko naman hinanap ang inyong pera. Ganyan eh. Ha? Ang pari ninyo, tutulungan ninyong ang hanapin. Hindi kayo. Hindi yung may bibigay ninyo, kundi kayo at ang mga tupa ng Panginoon. Minsan nadidisappoint ako. May kausap akong pari. Hindi dito, sa ibang bansa. Kinausap ko lang siya, yung tinawaging small talk. Sabi ko, ilang taong nasa parokya niyo? Sabi ba naman sa akin, 5,000, sabi niya. Yung 5,000, nagbibigay ng pledges at nagsisimba linggo-linggo. Yung 2,000. Yung 2,000 pa, nagbibigay ng kanilang pledges pero hindi naman nagsisimba linggo-linggo. At mayroong 1,000 pa natitira. Hindi nagbibigay ng pledges at hindi rin naman nagbibigay na hindi rin naman nagsisimba linggo-linggo at wala akong pakialam sa kanila. Sabi ko, anong klaseng shepherd dito? The good shepherd, pag nawala ang isa sa 100, hanapin yung isang yun hanggang hindi matagpuan. Eh, ang pari, binigay ng Panginoon para maging good shepherd upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng mga sakramento, sa pamagitan ng kanyang halimbawa at pamamahala. Binigay ng Diyos ang pari at para magkabuhay ang mga tao. At kung sakaling may nawawala at nagwawala, huwag sabihin ng paring, wala akong pakialam sa kanila. Huwag sabihin, tawagin nyo na lang si Bato, patayin na yan. Hindi. Pagka nakakita ng nawawala, pagka may nalamang may nawawala o nagwawala,
hahanapin. At pagkahanap, natagpuan. Hindi papaluin. Anong gagawin? Papasanin at pag-uwi. Sabi, mga kapitbahay, magsaya tayo, magparty tayo sapagat natagpuan ko na itong tupang nawawala. Hindi sasabihin ng mabuting pastor, mga kapitbahay, nakita ko na itong tupang nagwawala. Halikayo, magparty tayo, gawin nating kaldereta ito. Hindi. At ganyan din tayo. Dapat naghahanap. Ha? Sapagkat tayo alagad ng mabuting pastol. Hindi man tayo mismo pastol, tayo mismo, mga alagad niya, dapat ipakita ang ugali ng mabuting pastol. Ang gusto natin ay yung nawawala, makuha nating muli o mapigilan na mawala ang sino man sa kawan ng Panginoon. Okay. Kanya yung trabaho po ninyo, napakahalaga rin. Ha? Bahagi din yan ng pagtatanggol ng mabuting pastol. Sapagkat ang mabuting pastol, ha? Kapag nakikita niyang dumarating ang asong gubat na sisila sa mga pastol, hindi tumatakbo, hindi patakbuhin. Kung upahan, kung empleyado lang, tatakbo. Ha? Pero, yung tunay na alagad ng mabuting pastol, hindi tatakbo, haharapin. Sabi na, parang Kapampangan na naman, King Leon, King Tigre, ako tatakot kay Kapa. Sa leon o tigre, hindi ako natatakot sa iyo pa. Ha? Kaya nung matapang tayo, ay hindi sapagkat galit tayo o gusto nating batikusin ng sino man. Matapang tayo sapagkat mahal natin ang tupa, mga tupa ng Panginoon. Kaya matapang tayo. At ang gamitin natin na kasangkapan pagtatanggol sa mga tupa ay ang katotohanan ng Panginoon na binibigkas ng may pagmamahal. Marami po salamat sa inyo. Yung may mga katanungan lang po, pwede po tayo mag-proceed dun sa microphone natin sa gitna. So, open na po ang floor for questions. May papalapit na po si brother. Magandang umaga po sa ating lahat. Our beloved Most Reverend Bishop Ted Pacani, Brother Vic, no? So ito po, gusto ko lang pong linawin. Sa ating topic ay kay Bishop, no? The Good Shepherd. So, ayon po sa kanya, lalo yung Psalm 23:1, na si Lord talaga yung pinaka-shepherd natin. Pero hinihintay ko po kay Bishop yung English Shepherd, no? Sa Tagalog, Pastol. Yung Latin, hindi ko po narinig. Kaya, di ba sa Latin po, pastor? So, patutunayan ko po, kasi mayroong iba, marami sa kamkrami, sinasabi, pastor ka ba, Brother Vic? Ang alam ko, pagkatoliko, hindi pastor. Sabi ko, opo, may gift si God sa akin as pastor mula pa sa El Shaddai. Sabi ni Brother Mike, sapagkat kulang ang mga pari at mga obispo natin, humirang ang Diyos El Shaddai ng another volunteered disciple pastors, evangelists, and elders para tulungan ang simbahan na tatag ni Kristo kay San Pedro na bilang nakikitang pastor ng ating Panginoon General Pastor. So, pag-ibig ang pinakasusi pa rin. Tama po. Pero, Bishop, tamo pa ba na ang pinakatanong dito na kayo po as bishops, as the apostles, the considered as first bishop of the Church of Christ Catholic, ay pwedeng tawaging pastor, katulad ng Santo Papa, universal pastor. At ang mga pari po, pastor, bukod sa sacred ministers or ordained priest, ministerial priesthood, they are
really pastors as Jesus Christ, I am a good pastor or shepherd. Salamat po, Bishop Ted. Nag-iingat lang po na panin, kasi sa ating mga Katoliko ay merong pong kung tawagin distinction, pagkakaiba. Hindi naman nandangal, kundi pagkakaiba ng tungkulin na kanya merong kung tawagin clergy at laity. Ako, si Father Ed at yung mga nagmisa kanina, clergy sila. Yung inyong spiritual director, clergy. Kayo, laity. Ngayon, nag-iingit ang simbahan. Pagka tatawagin mong sarili mo na pastor, dapat yun ang ordained minister. Ordained. Yun ang tinatawag na pastor. Kayo kasi, kayo ay hindi ordained minister. Kayo din, pwede rin kayo magpastor. Pero kung tatawagin kayong pastor, baka ang akala ng mga tao, inordinan kayo. Eh, hindi naman kayo inordinan. Kanya kung hindi kayo inordinan, hindi ka pwede tawagin na pastor. Sasabihin, katulong ka ng pastor. Pwede yon. Katulong. Okay? Pero hindi ka pastor kung hindi ka inordinan. Yun ang pagkakaiba. The pastors are those who have been ordained and the rest are not called pastors. Okay? They can be assistants to the pastors. Okay. Salamat. Next question po. Tapos po. Brother, pila na po kayo doon mamaya. Question lang po, Bishop. Are the members of the clergy also can be also considered as sheep and needs shepherd? Tawag dito. Yung mga miyembro po ba ng clergy can be also called as part of the flock or sheep? And if yes, then who shepherds them? Particularly, mga kaparian, bishop, especially Pope Francis. And ano po yung stand or nagiging action ng Catholic Church, in particular with regards to sa mga shepherds natin or yung clergy natin na doesn't follow or hindi man doesn't follow, parang lumilihis minsan ng landas with regards to sa mandate ni Christ to feed his sheep. Yun po yun po. Okay. But we are all members of the flock of Jesus Christ. Yun, ano? Tapos, ganito yan eh. Meron, tama yung nagsabi kanina, universal shepherd natin, shepherd ng lahat, ay ang Papa. Siya ang number one vicar of Christ, representative of Christ, the Good Shepherd. No? Sa ating mga diocese, meron tayong shepherd, vicar of Christ din yun. Ha? Ang mga obispo. They're also representatives of Christ, the Good Shepherd. Yung obispo ay meron siyang representative naman sa bawat parokya o bawat mga grupo na may chaplaincy. At yung mga representatives na yon ay mga shepherds nung grupong yon under the bishop. Okay? The bishop is the chief shepherd. Okay? So, lahat tayo, we belong to the flock of Christ. Okay. At merong mga shepherding sa iba-ibang level, pero ultimately, we hope and we believe that it is Christ who shepherds us all. Ngayon, anong ginagawa? Kung halimbawa, yung shepherd ay nagkasala, nawala, depende yun sa bigat ng kasalanan. Kanya, merong, kwan, sa canon law, yung batas ng simbahan, merong lugar doon, chapter, malaking chapter,
on sanctions tungkol sa mga ipinapataw na kaparusahan. No? Merong mga sanctions na immediately tawagin, automatic, basta ginawa mo yun, hindi mo na, hindi na kailangan ng sentensya, ikaw ay ma-excommunicate na o masususpend. Halimbawa, kung nag-reveal ang isang pare ng kasalanan ng isang nagkumpisal sa kanya, immediate yun. Immediate yun. Hindi na siya makapagkukumpisal, hindi na siya makapagmimisa. Okay? Yung mga ganon. Yung mga child abuse, titingnan, patutunayan. Pagka napatunayan, out of the ministry. Okay? Pag napatunayan yun ngayon. Oh. So, may kanikanyang, kung disobedience naman, nakitang hindi sumusunod, pwede rin patawan ng suspension pagka binigyan ng warning, hindi pa rin sumunod, then pwedeng patawan ng suspension. Hindi mo pwedeng i-exercise ang iyong ministry. So, yung mga shepherds, pagka hindi sila naging tapat na shepherd, pwede mo na silang disiplinahin. Yan. Thank you. Si brother po na naka-coat dito po. Tapos po si brother na naka-white doon, and then si brother po na isa. Salamat, Angkor, MC. Magandang araw, Bishop Pagani. Si Brother Sok ba to? Brother Sok. Hindi ko hindi yung makita ang boses lang. Hindi ko makita. Nagliliwanag ang iyong noo. Is dyan din. Ang tanong ko, Bishop, hindi yung mention mo kanina, kasi ang tanong ko tungkol sa dogmatic theology. I-premise ko sa Biblia sa Revelation 21 verse 8, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, and Revelation 20 verse 10, tungkol sa inferno, nga lugar. Sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 479, hell is a place or state. So dalawa, lugar, sa Latin, locus, sa Latin, status. Basahin ko ang Dogmatic Theology, Volume 2, page 429. Latin pure, Bishop Pagani. Ano yun? So, ano yun? Ano? Dogmatic Theology. Sinong author? Ang kinopya ko kay yung kaibigan mo, Monsignor Cayetano Gilbolingo, Dogmatic Teacher. Ang nakasulat, Bishop Pagani, sa Latin, Quod existat infernos quatinos sit status quidem damnaturum. So some kind of state. So the locus autem ecclesia nihil definibit. So the church does not see anything kung lugar. So ang tanong ko, Bishop Pagani, nakasulat sa Dogmatic Theology, Volume 2, page 429, Latin Dogmatic, Latin words sa state, kahimtang o sabi ni saya sa status sa Latin. Ang tanong, mayroon makang mabasa sa Dogmatic Theology, Bishop Pagani, na lugar ang imperno, official teaching. Kasi nakasulat, status, official teaching sa Dogmatic Theology. Yan ang tanong ko, Bishop Pagani. Okay. Alam nyo, ang impyerno, first of all, is a state. Isang kalagayan. Kalagayan. Anong kalagayan ng tinutukoy? Ang kalagayan ng pagkakahiwalay sa Diyos na wala ng katapusan. Ha? Yun po ang impyerno. Ngayon, yung kaluluwa o pagkatapos ng resurrection, yung tao na nakahiwalay sa Diyos magpakailanman, kung saan man siya naroon, impyerno yun. Oh. Kanya, mahalaga sa lahat yung status, yung kalagayan. Madalas sinasabi ko sa mga tao to, ang mahal na birhen,
ilagay mo man sa apoy ng impyerno, nasa langit pa rin. Yung kaluluwa sa impyerno, ilagay mo man sa paraiso, nasa impyerno pa rin. Sapagkat ito, unang-una, ay kalagayan. Ang kalagayan ng mga kasama na na ng Diyos magpakailanman at hindi na maiwalay sa kanila, sa kanya, nakikita siya, sabi, face to face, yun ang langit. At ang impyerno naman, ang kalagayan noong mga na kahiwalay sa Diyos magpakailanman. Lugar ba? Oo, lugar yun. Kung saan naroon yung tinatawag nating nasa impyerno, nakahiwalay sa Diyos magpakailanman, yun impyerno yun. Ilagay mo siya sa stage dito, yung kaluluwa na yun, o yung pagkabuhay, pagkatapos na mabuhay na maguli, hindi na kaluluwa lang, katawan. Sapagkat yung kaluluwa, walang lugar yun eh. Walang lugar na inuokupahan. No? Pero, pagkabuhay na maguli, magkakaroon na ng lugar na okupahan. Ah, kahit na ilagay mo dito, magkatabi kami, kung halimbawa, ako nasa langit, kahit nakatabi ko siya, nasa impyerno siya. Ganun ho yun. Maliwanag na po ba? Okay. Next question po, brother. Tapos si brother po na may ID pagkatapos niya. Good morning po, Bishop. Tanong ko lang po, di ba po, tungkol sa pagpapatawad. Meron po kasi kung kilala na di po siya pala simba. Nagsisimba lang po siya kapag mahal na araw. Tapos po, binawian po siya ng buhay. Di man lang siya nakapagkumpisal. Di man lang siya nakatanggap ng sakramento ng komunyon. So, ano po pwedeng mangyari sa kanya? Ayun lang po, Bishop. Abay, ang pwedeng mangyari sa kanya, mapunta siya sa langit. Pero hindi ko alam kung napunta, kung saan napunta. Sa totoo lang, ano, hindi nire-reveal sa atin kung saan napupunta yung mga yumayao. Maliban lang, sinabi sa atin, ang mahal na birhen at yung mga canonized saints at yung mga beatified, sinasabi sa atin, yan siguradong nasa langit. Walang sinasabi sa atin ang simbahan, itong si Judas nasa impyerno sigurado. Ah, pero may sinasabi sa atin, nasa langit sigurado ang mahal na birhen, si San Jose at ang mga santo, katulad ni Saint Teresa of Calcutta. Ina-assure tayo ng simbahan yan, na nasa langit sila. Pero hindi tayo ina-assure ng simbahan ng sino man ay nasa impyerno. Kanya, umasa ka, pagka ganun, ipagdasal mo siya na tanggapin ang kapatawar ng Diyos. Next question po, brother. I am Brother Delio Bitonio of Santo Niño Parish, Panabo City, Chapter President. Bishop, tatayo po ako kasi hindi ko kayo makita. Mas maganda nakikita ko yung mukha niyo, sayang ang kagwapuhan. Spotlight po. Magandang umaga po, Bishop. Kasi I am 30 years na po sa CFD. Nung una pa, marami akong marinig ng mga Katoliko na sabi, dapat makinig tayo sa mga pastor ng ibang sekta kasi sila po ang nagdala ng salita ng Diyos. Eh, na-worried po ako dyan sa mga Katoliko na yan, Bishop, kasi makita natin na hindi sila talaga nag-aaral sa mga aral ng Katoliko, especially our Catholic doctrines. Ngayon, nung dumating yung PCP2, na klaro doon sa paragraph 222 sa decrees on the Second Plenary Council of the Philippines na every parish should train a lay Catholic faith defender to defend the faith and to conduct public fora. Doon po ako naging masaya kasi may klaro na pong utos ang simbahan na maglagay ng Catholic faith defenders kasi ang mga CFD naman talaga nagtuturo na yung mga pastor ng ibang religion, hindi tunay na pastor yan, kundi panay-atake ng Katoliko, lalo na sa mga images, mga santo natin. So,
Another thing na worried ako, Bishop, kasi okay na yon, kasi because of that PCP2. Ang na-worried ko naman ngayon, kasi yung ibang obispo, yung mga diocese nila, wala pang CFD. Yung ibang pari naman, ayaw tumanggap ng CFD. Kahit mga mababait na CFD ipadala doon, katulad nila Brother Sok Fernandez. Ang ano ko lang, Bishop, dapat ang CBCP, kasi isa ka rin obispo, member ka kanila, until now siguro, dapat palakasan doon na kailangan talaga mag-training ng lay Catholic faith defenders para mabura sa isip ng Katoliko na yung mga pastor na fake, kailangan hindi na tayo bumilib sa kanila dahil sila po ang panay-atake ng ating simbahan. Magandang umaga po, Bishop. So, patid natin yon. Sulat ninyo para mas maiahatid ko sa CBCP yung suggestion. Salamat po. Sa mga susunod pong magtatanong, pwede po kung direct to the point na po, question po kaagad, wala na po yung mga pasakali na kwento. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Sa'yo, Bishop. Magandang umaga. Kung siguro artista ka, isa ako sa mga fans mo. Bishop, ang tanong ko po, dalawa, pero una, maraming mga bilang Catholic faith defender, si Duterte, Katoliko. Inaatake Katoliko. Kapwa Katoliko nag-aaway. Ang unang tanong, Bishop, meron ba tayong mga batas ng ating simbahan na kasi pag titingnan natin ang si Duterte, wala eh. Actually, para sa akin, hindi siya Katolik eh. Inatake ang simbahan, inatake ang mga obispo. Lucas Jesus ang nagtakwil sa inyo. Ako ang itinakwil. Ibig sabihin, si Duterte, Katolik lang by name. Pero meron ba tayong mga ebidensya, Bishop, na pag maka-encounter kami ng ibang reliyon, Duterte is a Catholic, only a name, na mapatunay natin na tiwalag talaga siya sa atin. Yun ang unang tanong ko, Bishop. Second question is, hindi ako nakabot ng mass kanina, nag-attend ako ng mass doon, regarding the Trinity, na ito po ay isang misteryo. Pero, actually, Bishop, mga CFD, 1 Corinthians 6, ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, Juan 1:14, the Holy Spirit is God, Santiago 19, only one God. Tapos yung first person, second, third person, si Ada, si Eva, nagmula kay Adan, si Cain at saka si Abel, nagmula kay Adan at kay Eva. Same as Christ, nagmula kang sa Ama, the Holy Spirit, nagmula sa Ama at saka sa Anak. So first person, second, third person. Then si Kristo, nagkatawang tao, pero natili ang kanyang pagka-Diyos. Pagka-Diyos at saka yung the divine person and divine nature are one and inseparable. Hindi natin pwedeng mahiwalay. Nagkatawang tao, in his human nature, body and soul. Ang soul ni Kristo, though person means free will and intellect, pero ang person ni Kristo may, ang soul ni Kristo may intellect at free will, though hindi siya human person. Divine person, pero itong lahat, Father, Bishop, tinatawag nating mystery. Ang tanong ko, Bishop, sa anong paraan natawag natin itong mystery as long na napaliwanag naman natin na ang Ama, Anak, Espiritu, isa sa pagka-Diyos, tatlong persona, yung tatlo, isa, yung isa, tatlo. So, my question, Bishop, sa anong paraan naging misteryo ito samantalang naipaliwanag naman natin na yung isang Diyos may tatlong persona? Thank you. Unang tanong, si Duterte ba ay Katoliko? Alam nyo, tingnan ninyo, sa mga pamilya, halimbawa, pamilyang, kunin na natin lang, halimbawa, Cruz. Pamilya Cruz. Isang pamilya yan. Pero madalas may black sheep. May black sheep. Si Duterte, hindi ko alam kung kapamilya natin, black sheep. Ha? Ganun si Duterte, black sheep. Ewan ko kung paano siya naging black sheep. Pero, hindi siya, kung Katoliko man yan, hindi mabuting Katoliko. Okay? Ha?
hindi siya in-excommunicate na simbahan. Siya na mismo yata nagsasabi, oh, kayo, mawawala na yung simbahan. Mawawala na simbahan. Sabi niya eh, di ba? Ha? Mawawala na simbahan. Alam niyo, pag namatay si Duterte, ang magdadasal para sa kanya, simbahan. Baka may funeral service, ang isang pare, ang isang magbibendisyon sa kanya bandang huli, katolikong pare. Baka si father, tatawagin. Okay. Siguro, hindi ako tatawagin ni Duterte kasi sabi niya, may dalawang asawa daw ako. Grabe. Pero hindi pa kiniklaim ni Duterte yung aking hamon. Pagka nakatagpo siya ng isang asawa ko, bigyan ko siya na 5 milyon. Hanggang ngayon, hindi pa kiniklaim. Sabi ko, kung makadalawa siyang, makakuha siya ng dalawa, 10 milyon. Ready yan. Sabi, saan ka kukuha ng pera? Hihiram ako kay Brother Mike. Ano problema? Pero hindi pa kinukuha hanggang ngayon sa dami ng mga investigador ni Kuya. Mas marami pang investigador kaysa kay Mike Enriquez, si Duterte. Wala. At sa totoo lang, kinabukasan, ano sabihin ko yon? Sabi ng kanyang spokesman, si ano ba yon? Si Aguirre ba yon? Dating pastor. Sabi, wala nga pong asawa pala. Pero meron yatang anak. Naku, naloko na. Talaga naman yung mga fake news na yan, sobra na. Sobra na. Ha? Nagagawan, isipin ba ninyong magawa ba naman yan? Yung presidente natin, patawarin naman ninyo ako, may pagkatsismoso. May pagkatsismoso. Pati si Father Mike Ventura, napatay na. Sasabihin ni, may mga babae yan. Alam nyo, paano niya malalaman? Malalaman lang niya yan kay Father Ventura o sa mga babae. Wala naman siyang tinutukoy ng babae ko. Sino? Ha? Wala. Ha? Eh, ganyan eh. Bola. Bola. Ha? Yung mga kwandi, hindi na marangal sa isang presidente ang maging chismoso. Hindi bagay. Una, mapagmura na, chismoso pa. Sige po. Yung ikalawa, ang ikalawang tanong, eh bakit misteryo yan? Alam niyo kung bakit misteryo? Anday lang kung bakit misteryo? Sapagkat ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos, hindi natin lubos na maiintindihan. Ha? Ganyan eh. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, siya'y misteryo para sa atin. Ang makaiintindi lang na lubos sa Diyos ay walang iba kundi ang Diyos. Tama si St. Teresa of Avila, pag naintindihan mo ang Diyos, Diyos ka na. At kung sinabi mo naman Diyos ka na, sira ka na. Okay. Last two questions. Morning po, Bishop. Regarding lang po sa SSPX po, yung Society of St. Pius X po, since alam naman po natin yung history po na na-excommunicate po dati si yung inordain ni Archbishop Marcel Lefebvre ni Pope John Paul II, tapos nilanggalin po Benedict XVI yung excommunication. Pero, later on, tinanggal po ni Pope Benedict XVI yung excommunication ng mga bishops na inordain. Then, sinabi ni Pope Benedict XVI doon sa letter niya sa mga bishops na hanggat hindi na resolve yung doctrinal issues with the SSPX, that SSPX has no canonical status in the Church and has no legitimate ministry in the Church. Ngayon po is, since here in Manila po kasi, in other provinces, yung mga nagsisimba po kasi sa SSPX mostly, is pumunta po sa mga parokya, actually silent, quietly, at nag-invite po na mag-attend ng misa doon sa Our Lady of Victories po sa Cannon Road. Alam naman po natin na valid yung misa, pero illicit po yung Latin Mass doon. And then, ang ginagawa po kasi nila, pag dahil nga po yung bagong misa, against po sila sa bagong misa, is wag na po magsimba yung mga Katoliko sa bagong misa kasi against sila sa Vatican II.
Ngayon, ano po yung magiging ano ng mga bishops tungkol po doon sa mga ginagawa po ng mga grupong ito? Kasi last time po sa SSRI, nakakita po ako ng pamphlet ng SSPX na nag-i-invite sa mga parishioners na magsimba doon sa simbahan nila na illicit naman yung misa. Ngayon po, ano po yung magiging aksyon ng mga bishops po tungkol po doon sa ginagawa po ng SSPX sa mga diocese nila na hindi nagbibigay ng permission na magsimba doon sa mismong simbahan na yun, na hindi naman nagpapa-under sa Bishop ng Cubao. Ang mga Lefebvre, ang grupo ni Bishop Lefebvre sa group, yun ay kinoconsider pa rin na schismatic. Schismatic, okay? So, hindi tayo dapat na magsisimba doon. Pero, kung halimbawa, wala kang mapagsimba ang iba, pwede kang magsimba doon. Ha? Kung wala nang ibang masimbahan. Pero dito naman sa Maynila, wala namang, hindi mo naman masasabing wala kang masisimbahan. Paglabas ng paa mo doon sa isang simbahan, nakapasok na yung susunod. Mama, ayan. Huwag na po kayong pumunta doon. Huwag na. Okay? Pero kung may namamatay, meron silang valid Eucharistic. Kung may namamatay at nangangailangan ng Eucharist, walang mapuntahan. Nakuan, talaga mo no, ito, kapitbahay mo na lang ito. Okay. Pwede kang humingi ng communion doon. Ha? Okay? Ganun yun. Sige po. Last question po kay Brother Sok po. Last up. Natatakot ako kay Brother Sok tuwing lalapit sa akin. Bishop, I would like to premise my gratitude, profound thanks to your presence and likewise your sharing with us your precious self and time. This presentation, Bishop, is just begging you for additional strengthening of our defense on the Catholic doctrine regarding celibacy. Now I would like to quote the first epistle of St. Paul to Timothy chapter 4, verses 1 and 2-3. Now the Spirit manifestly saith that in the last times some shall depart from faith and giving heed to the spirits of error and doctrines of the devils, forbidding to marry, to abstain from meats. Forbidding to marry. Now, they are using this bishop against the Catholic Church. Thus, we know that the Catholic Church has this discipline, not a dogmatic teaching. Celibacy as discipline to priests, the Catholic priest, the Western world. And I would like to beg from you, what would be the additional strengthening points that you can buttress to us? Firstly, we know how to answer also, but we need your additional buttress because we respect our authority. Now, one thing to follow this question is it possible in the future times that celibacy can be abolished by the Catholic Church for priests, nuns, and monks? I thank you, Bishop. Okay. Una, yung sinasabi yung forbidding to marry. Ito po, ganito yun eh. Sasabihin ko sa inyo lahat, oy, huwag kayo mag-aasawa, ha? Okay? Kayo mag-aasawa. Bawal ang mag-asawa. Hindi gusto ng Diyos ang mag-asawa. Mali yun. Kung babawalan ko ilan. Pero kung sasabihin ko, kung merong gusto sa inyong mag-specialize na maging tagapagturo, kinakailangan huwag siya mag-aasawa. Okay? Hindi ko sinasabi, ito'y para sa lahat. Kung meron, gusto. Ganun sinabi ng Panginoon. Let him take him who can. Ha? Let him take this who can. Ha? Sabi kasi ng Panginoon, mayroong mga hindi nag-aasawa dahil ganun sila, likas. Ha? Sino yun?
eh madalas eh may mga bakla. Hindi na makapag-asawa, hindi makapag-asawa. Eh talaga naman kahit idikit mo sa babae yung lalaking bakla. No? Walang mangyayari. Ganun sila, by nature sila sa kanilang kwan. Meron naman sabi niya, they've been made so by men. Kanya hindi makapag-asawa, sino yun? Yung mga kinakapon. Kasi noong mga panahon na yun, pag gwardiya ka ng reyna, kinakailangan kapunin ka. Bakit? Baka salisihan mo ang hari. They mean that. And then, there are those who refrain from marrying for the sake of the kingdom of God. Ayan po si Father. Hindi naman pangit si Father. Oh. Hindi naman pwedeng mag-asawa yan. Kung gusto niya mag-asawa, pwede magkaanak. No? Pero, ayun. So, hindi naman sinasabing bawal mag-asawa. Hindi. Kung hindi, yung mga binigyan ng Diyos ng gift na ganun. Yun ang hindi dapat mag-asawa. Kanya, mayroong binibigyan ng gift na ganun. Napapansin ba ninyo, may mga babae na tumatandang dalaga, tagapag-alaga ng kanilang mga magulang. Hindi masama yun. Okay? May mga tinatawag, kung tinatawag ka na ganun, okay, hindi, huwag kang mag-asawa. Yun ang sinasabi ng simbahan. Walang sinasabi ang simbahan, bawal mag-asawa kayo. Pag sinabi sa inyo ng Papa yun, paluin ninyo ang Papa. Hindi ganun sinasabi ng Papa. Ang sabi niya, kung gusto ninyong maging pare sa Latin Rite, ang isang requirement ay huwag kayong mag-asawa. Darating ba ang panahon na maaaring bigyan ng permiso? Ngayon po, may permiso ng mag-asawa mga pare. Kung 80 taong gulang at with parental consent. Hindi ko alam kung darating ang panahon na papayagan. Ngayon po, marami ng paring may asawa sa Eastern Rite. Libre ka mag-asawa bago ka ma-ordin ng pare. Okay? Yung mga Anglicans na nagiging Katoliko, may asawa sila, pare sila. Nagpapatuloy na maglingkod na pare. Okay? May mga na-ordin ng pare paminsan-minsan na may asawa na. Minsan-minsan. Pero, ang general rule pa sa Latin Rite, hindi sa Eastern Rite. Okay? So, ayun po. Bishop, just a little insight on that matter that you mentioned about bakla, no? And the lesbian and homosexualism. I would like to present also the fact that 1 Timothy chapter 4, verse 5, what even that God has created everything. For the eyes of God, they are all good. Now, this homosexualism or lesbianism are sins. But being bakla physically, lesbian physically, but do not commit sin, the church, I believe, also grasp and embrace them. I thank you, Bishop. Alam nyo, hindi naman kasalanan kung ikaw ay bakla. Ang kasalanan kung ikaw ay babae at makikitungo kang asawa ng kapwa mo babae. Yun. Yung homosexual acts ang hindi ang masama. Okay? Ang pagiging homosexual, kumisya, wala kang magawa doon eh. Ano? Ha? Sabi na siya, talaga po namang wala eh. Wala po talaga. Wala po ako attraction sa lalaki. Ewan ko ba pag babae? Gusto ko.
ano po magagawa ko? Sabi ko, ang sagot ko, hindi ko alam eh. Hindi ako ganyan eh. Hindi talaga, isa po sa pinakamahirap yun. Napakahirap. Pero hindi kasalanan yun. Na ikaw ay may homosexual tendency. Ha? Na lalaki ka, may attraction ka sa lalaki. Ha? Hindi kasalanan yun. Ngayon, sasabihin ko rin, talagang malaking pagsubok yun. Napakalaking pagsubok. Kasi kung may attraction ka sa lalaki, ha? Eh katabi mo madalas lalaki, naku, paano ito? Oh, talagang ang hirap. Aaminin ko yan, napakahirap. Kanya ang Panginoon eh, maaway, hindi ko alam kung paano tayo inuhusga ng Panginoon. Pero, hindi kasalanan ang pagiging pagkakaroon ng homosexual tendencies. Yung ikaw ay sabihin mo, eh ganyan ako talaga, ganyan ang pakiramdam ko eh. Wala akong pakiramdam sa kapwa babae, sa babae. May pakiramdam ako sa kapwa lalaki. Bakit po? Hanggang ngayon hindi po nila alam kung bakit. Misteryo yun, hindi lang kasing lalim ng Blessed Trinity. Pero misteryo. Salamat po. Okay, thank you po. Palakpak. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.